Solar floodlight naman tayo mga kalikot. Ginawa na natin ito nung mga nakaraang buwan. Bali ito guys, hindi siya umiilaw. Pero okay yung remote. Ayan o. Ayan. Umiilaw naman yung kanyang sensor. Ayan. So ibig sabihin okay itong remote niya. Kaso kapag pinailaw natin ito. Ayan. Hindi na siya umiilaw. Yan yung i-check natin mamaya. So welcome ulit guys sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. Saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin. Naobserban ko kasi mga kalikot sa mga solar floodlight na kapag stuck na siya or matagal na hindi na pailaw, nag-stuck up siya, kahit anong pailaw mo hindi na siya umiilaw, katulad niya no. Tapos sabi ng may-ari, hindi na rin nag-charge or hindi umiilaw yung charging light niya. Kaya sa mga naunang video natin dito sa solar floodlight, may ginawa tayo guys na parang pang reset natin dun sa kanyang battery. Kapag laging nakasaksak kasi yung battery sa board niya tapos na-stuck, parang ganun, dun siya nagkaroon ng problema. Hindi na umiilaw itong solar floodlight. Kaya ang ginawa ko mga kalikot, nagbutas tayo dito. Tapos ito guys yung wire ng battery. Bali nilabas natin siya tapos ito. Lain natin. Hininang ko siya. Ayan. So ito yung sa positive niya. Tapos ito yung sa negative. Ngayon tatanggalin natin ito. Itong nakahinang na to sa positive. Parang makat off yung positive ng battery. Ayan. Tanggalin natin to. Kaya ginawan ko siya ng ganito mga kalikot para parang pang reset na rin natin sa kanyang board para maiwasan natin na ito yung tutuklapin ulit natin yung kanyang salamin kasi mahirap nga siyang tuklapin. Kaya ginawan ko siya dito ng parang pang reset, nilabas natin yung wire ng battery. So try natin mamaya na tanggalin itong hinang na to para makat off yung positive ng battery tapos para ma-refresh yung board. Tanggalin natin sa pagkahinang yung dalawang positive na wire. Tapos testerin natin siya kung saan yung may supply na galing dun sa battery. Kasi yung isa dito mga kalikot papuntang board, yung isang red. Tapos yung isang red galing naman sa kanyang battery. Ngayon testerin natin yung black wire at saka dito sa red wire. Ayun. So ito yung galing sa battery. So itong isa, ayun, walang reading sa ating tester. So yung negative natin sa negative test prod, tapos yung isang positive natin dito sa red na wire. So may 4.1 volts siya. So ito yung supply ng battery. Kung baga itong wire na to, itong red at saka yung black, galing yan sa battery. Yung itong mas malaking wire na red, papunta naman to guys sa board. So kanina, kahit anong power on natin dito sa solar floodlight, hindi talaga siya umiilaw kahit anong pindot natin. Kung baga kinat off na natin yung battery para ma-refresh yung board. Hindi ko lang alam kung bakit ganun. Pero try natin. Kaya ako siya ginawan ng ganito mga kalikot. Para pag magka problema siya, baka reset lang. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Hindi na natin babaklasin itong cover niya sa harap. Dito na lang tayo mag parang magre-reset. Ngayon mga kalikot, itong galing sa battery, yan, lagay muna natin sa gilid. Tapos ito, galing to sa board. Ngayon, pagdikitin natin itong negative
dito sa galing sa board. So wala namang supply yan kasi galing nga siya sa board. Natester naman natin itong isa yung galing sa battery. Yan, pag buhulin lang natin or pagdikitin. Yan, para parang ma-reset ba siya. Ayan, natapos na natin siya na pagdikit ng mga 10 to 15 seconds. Tapos subukan na natin pagdikitin itong dalawang red. Saka natin subukan na i-power on kung mag-o-on yung ating solar floodlight or hinang natin ulit. Kapag dinikit na natin ito, guys, ayan o. Umiilaw yung charging light niya doon kapag pinagdikit natin yung dalawang wire na positive na galing sa battery papuntang board. Ayan o. Diba? So parang na-reset siya. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun. Kaya ginawan natin, guys, ng paraan dito para hindi na tayo magbabaklas ng front cover niya. Kasi nga mahirap baklasin itong front cover niya. So hinangin ko muna siya mga kalikot tapos try na natin pailawin. Ayan, napagdugtong na natin yung dalawang red na wire na galing sa battery papuntang mainboard ng ilaw. So try natin mga kalikot kasi nung tinanggal natin tapos kinabit, umilaw na yung kanyang charging light. Try natin pailawin. Ayan, guys, oh. Diba? Off natin, on. At least hindi na natin binaklas itong front cover niya. Kaya ginawan ko na siya ng ganito. Kahit yung isang nirepair natin nung kasama nito, bali tatlo na kasi yung ginawa natin. Yun, binutasan ko siya mga kalikot. Pero nilagyan ko rin siya ng sealant para hindi mapasok ng tubig. Tapos naglabas lang ako, guys, ng negative wire dito na galing to sa battery or sa mainboard. Magkadugtong naman yon. Pero ito, guys, ito yung nakahiwalay. So parang kinat off lang natin yung positive niya para ma-refresh yung board. Tapos nung binalik natin, ayun, umilaw na siya, diba? Nung unang repair kasi natin ng mga floodlight, chinik naman natin yung mga parts niya, okay naman. Ngayon na tinanggal ko, guys, yung supply ng battery. Ngayon binalik ko, so nagkaroon ng ilaw. Hindi ko alam kung ano yung problema niya sa battery ba or dito sa board niya mismo. Pero yung dalawang inayos natin dati mga kalikot, hanggang ngayon okay pa naman. Ayan o. So ganun lang. At least hindi na tayo nagpagod na binaklas itong front cover niya. Kaya kahit yung dalawang inayos natin na solar floodlight, ginawan natin siya ng ganito mga kalikot. Para in case na masira ulit, so ganito na lang yung gagawin natin. So at least okay na siya. Oh. Hindi ko alam kung bakit ganun. So okay na siya mga kalikot. So ganun lang yung mga ginawa natin. Ayan, off natin. Ayan o. 3 hours. O, oh, diba? 5 hours. Yan, 3 auto, ayan o, off natin, o diba, okay na. So ganun lang, at least hindi tayo nagpagod na nagbaklas dito sa kanyang front cover. So kapag ganun yung problema ng solar floodlight nyo, i-cut off nyo muna yung supply ng battery tapos ibalik ulit. Kapag gumana siya, walang problema sa board nyo at saka sa battery. Depende na lang kung may problema sa battery niya, yung drain na talaga. So papalitan nyo ng battery. So dito sa video natin, hindi tayo nagbaklas ng front cover. So pangmadalian to mga kalikot. So kapag nagre-repair kayo mga kalikot ng solar floodlight, lalo na sa mga kapitbahay nyo, lagyan nyo siya ng ganito. Yan. Para pag magkaroon ng problema, lalo na yung may stock siya. So ganito lang yung gagawin nyo. At least hindi na kayo magpapagod na baklasin itong front cover niya. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. So diba, ganun lang kasimple. Tapos ibabalik lang natin yung tinanggal nating string tube or yung kanyang insulator para hindi magdikitan yung positive negative na nandito sa labas. So ganun lang. Ayun, hindi na natin may ibalik. So palitan na lang natin mga kalikot. Na-fix na natin yung kanyang insulator.
So try ulit natin, power on. Ayan guys, oh, 'di ba? So ganoon na lang kasimple kasi ginawa natin ng parang pang-reset niya dito sa or pang-cut off ng kanyang battery. So ganoon lang mga kalikot, okay na siya. Ayan, baka ganito rin yung problema ng mga solar floodlight nyo. So ganoon lang yung gagawin nyo mga kalikot. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating solar floodlight. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin at saka sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat mga kalikot. So huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye.